Magandang araw mga ka-boys trends! Kumakalat ngayon sa social media na di umano'y madaling malaman kung sino ang suspect sa pagkamatay ng MAGUAD siblings. Narito ang isang post ng isang netizen sa kanyang social media. Ang oras pa lang ng pagpatay, kaduda-duda na. When killers are strangers, they often strike at night. But when they are someone you know, it could happen even in broad daylight. Meron pong lone survivor sa brutal murder na ito, si Janice aka Christine, an orphan na nagsimulang tumira sa pamilya MAGUAD noong lamang July 2021. As I am writing this, wala pa pong nilalabas na mga suspek ang kapulisan mula sa nasabing lugar. Pinaghahanap pa rin po nila at meron nga po itong reward money na 500,000 pesos. Kung sino man ang makakapagturo sa mga suspek sa pagpatay sa magkapatid. Pero bakit nga ba tinuturing ng mga netizen na si Christine ang pumatay o may kinalaman ito sa krimen? Una, bakit ka nakaligo? Pag-uwi sa ama ng mga biktima, natagpuan nito si Christine na katatapos lang maligo. Kung ikaw po ay naka-witness ng isang brutal na pagpatay at ang mga katawan nila ay nasa loob pa ng inyong tahanan, makakaligo ka pa ba? Pangalawa, mga ginamit sa pagpatay, martilyo at baseball bat. At tanging ang pamilya lang ang nakakaalam kung saan ito nakatago. Pangatlo, sabi ni Christine, tatlong lalaking suspek ang pumasok sa kanilang tahanan. However, the force used on his children's body are not from force of men. Pang-apat, sabi ni Christine, mas nauna daw pinatay ang batang lalaki, subalit nakikita sa katawan ng batang babae na mas nauna itong pinatay dahil naninigas at nilalanggam na. Samantalang ang katawan ng batang lalaki, pres pa ang kanyang dugo. Sabi ni Christine, nagtago siya sa isang kwarto, pero ang kwartong ito ay hindi na maitsura ng pinasok ng kanyang pamilya at mga pulis na tila ba pinasok din ito ng mga suspek at hinanap siya. Paanong hindi ka nakita, Tin? Maliit lang ang kwarto, tatlong lalaki sila. Pang-anim, at 3 PM nagpost si Christine humihingi ng tulong. There were no sign of panic sa post niya. Pagkatapos ng post niya, agad tumawag ang nobyo ng biktima na babae kay Christine. Subalit hindi daw ito nagsasalita at ayon sa nobyo ng biktima, tahimik ang paligid habang tumatawag siya. Meaning, the crime already happened when Christine posted the help post sa Facebook. Agad niya rin binago ang pangalan niya sa Facebook pagkatapos nito. Sabi ni Christine, mga magnanakaw daw ang mga suspek. Pero walang kahit ano ang nawala sa bahay ng mga biktima. At ang huling dahilan, earlier that day, nagsimula ng tawagin ni Christine na mama at papa ang mga magulang ng mga biktima. Na tila ba alam niya na pagkatapos ng araw na yun ay wala nang tatawag na mama at papa sa kanila. Hanggang dito na lang po ang ating update mga ka-boys trends. Maraming maraming salamat sa panonood.